news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ang mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Philippine Standard Time. Isang minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Handog ng Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, at ng Philippine Red Cross sa pangunguna nila Chairman at CEO Senator Richard Lee Gordon, Secretary General Elizabeth Sabalya, ang mga Board of Governors, mga volunteers at mga staff sa mahigit 100 sangay nito. Ating pakinggan at subaybayan ang programang maghahatid sa inyo ng mga makakabuluhang impormasyon, pag-uulat ng mga naihatid na serbisyo at tulong, mga napapanahong talakayan o diskusyon at mga kaganapan sa iba't ibang panig ng bansa, katuwang ang iba't ibang sangay ng gobyerno at ilang pribadong organisasyon. Ito ang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas tuwing araw ng Linggo, alas 3 ng hapon. Always fast, always ready, always there. Magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayon po ay 22 ng buwan ng Mayo. Actually, it's 22 then 22. Yan po. At marami po tayong nangyari sa araw na to. Kanina, madaling araw ay nagkaroon daw po ng malakas na lindol dyan sa may Kalatagang, Batangas. At so far, wala pa naman tayong nababalita ang hindi magandang balita. Okay? At makakasama na po natin via Zoom si Sir Francis Cansino. Sir Francis, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Edison. At sa ngalan ng buong pamunuan ng Philippine Broadcasting Service na patuloy na nagbubuhos ng suporta sa ating palatuntunang Kalinga Hatid ng Red Cross sa pangunguna ni Director Bong Aportadera at ang ating Station Manager, Senior Alan Alianige, at kina Mr. Mackie at Mr. Ray Sampang. Ang inyo pong kaagapay, Kuya Francis, nag-aanyaya po sa inyo saan man kayo naroon. Ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang makabuluhang edisyon ng ating Kalinga Hatid ng Red Cross. Live po tayo at sabay ang nasusubaybayan sa Radyo Pilipinas 1738 sa inyong talapihitan at siyempre pa sa Meta Facebook page ng Radyo Pilipinas 1 at Kalinga Hatid. Nariyan po ang buong suporta pa rin ng ating PCOO Secretary Martin Andanar. Ang ating technical engineers Marvin Toledana, Orly Lopez. At kagyat, puntahan na natin ang ating kaagapay, ang butihing Governor ng Philippine Red Cross, Cora Alma De Leon. Governor Cora, a blessed Sunday. Yes. Good afternoon. I have a special message from retired Chief Justice Hilarion Davida Jr. when he wrote, "With blessed hearts, we welcome this beautiful Sunday, the 22nd of May, as the dust and dirts of the election, May 9 elections, rush in to settle down. We pray to the Almighty God of history that those who were elected would hold their offices as sacred public trust and serve as authentic servant leaders and not for fortune, fame, and power, and that we, the Filipino people, be granted the gift of humility, understanding, and of course, and reconciliation, and the grace to work together to achieve the greatest good for all, especially for those most in need, and all for its great honor and glory. May we remain in the love of Jesus, and may His joy be in us, and our joy be complete at all times. For He is the Word made flesh,
and he dwelleth in us. Let not our hearts be troubled or be afraid. Amen. Maraming salamat. Amen. Amen. Davide, for your constant sharing of your prayers for our program. Okay, Governor Cora, balikan natin si Edison para sa ating resource person. Napakaganda po ng ating tema ng talakayan ngayong episode na ito, sapagkat kapag buwan ng Mayo, nabibigyan diin ang kaligtasan sa daan. Okay, Edison. Opo, Sir Francis, at mapapansin nyo din po, Sir Francis, na ngayon po ay ngayong buwan, nitong nakalipas na linggo, ay nag-declare na rin po pala ang pag-asa ng rainy season. So, right. Isa to sa mga kailangan din natin na tignan sa kaligtasan, sa kalsada, dahil madulas ang kalsada kapag umuulan, Sir Francis. Right, right. Yan na din ang aalamin natin sa ating resource person, sapagkat alam natin kumikilos na ng puspusan ang kanilang tanggapan. Walang iba kundi ang Metro Manila Development Authority hinggil sa kaligtasan ng ating mga lansangan. Okay, Edison, sino ang guest? Opo, Sir Francis. Ang ating makakapanayam ay ang Director ng Metro Manila Development Authority Traffic Engineering. Siya rin po ang OIC ng Traffic Discipline Office, si Director Naomi Ratio. Siya po ang ating pinakiusap sa kanilang chairman na si Roman Artes. At makakasama niya po ang National Field Representative ng Philippine Red Cross Safety Services, si Christian Peñuliar. Magandang okay, hapon. Magandang hapon po, Director Naomi, at welcome po sa ating palatuntunan. Magandang hapon po sa lahat, and thank you very much po for inviting MMDA na maging guest po ngayon sa araw na ito. Napaka-importante po ng topic ninyo ngayong araw na ito, road safety. Okay, nagpapasalamat po kami sa inyong oras na ipagkakaloob sa kabuuan ng ating palatuntunan. Napakahalaga po. Thank you very, very much for your time. Chris, magandang hapon and welcome. Magandang hapon din po, Sir Francis, and kay Gov Cora and kay Pam Naomi po. Okay. Governor Cora! Yes, of course. Ang topic natin for our episode is Road Safety Month for May, you know, Road Safety Month. Ang tanong siyempre is, how safe are our roads and highways today? And what are the causes of accidents? Kasi alam ko, lalo na ngayon, ang naglalaban ng mga motor sa mga sasakyan, sa mga buses, I do not know kung nag-increase ang mga aksidente natin. At ako nga, ang concern ko, yung mga namamatay na nakamotor. Siguro yun ang dapat nating malaman. Ano ang dagdag, karagdagang aksidente sa ating Metro Manila now that we have our resource person, Director of MMDA's Traffic Engineering Center at OIC of Traffic Discipline Office. Ibig sabihin, kailangan talagang disiplinahin yung mga may mga sasakyan para hindi lang dahil magka-traffic, kundi meron kayong engineering center. Pakikwento nyo sa amin, Director Recio, kung ano yung coverage ng MMDA Traffic Engineering Center. Ma'am, ang Traffic Engineering Center po is in charge of all, marami po trabaho ang Traffic Engineering Center. Number one, yung pag-maintenance, operation and maintenance of all our traffic signals sa Metro Manila. Lahat po ng traffic lights, under po yan ang office namin. And yung pong we have also our road emergency group. Yung po yung unang sumasaklolo. Katulang po namin minsan yung Red Cross sa mga nangyayaring aksidente po sa kalsada. Kami po yung in charge yung mga naglalagay ng mga road safety devices. So ano-ano ho ba ito? Ito po yung mga road signs, yung mga pavement markings, and yung mga nagtatayo po ng footbridges para po mawala yung vehicle and pedestrian conflict. Kasi sa totoo lang, there are certain roads na talagang ang dami ng sasakyan, ang dami rin ng tumatawid. So as of now po, nakapaglagay na po ang MMDA ng 115 na pedestrian footbridges po sa Kalakhang, Maynila.
So, napakarami po ng trabaho. And kami po yung mga nagre-research din. Yung mga data po tungkol sa accidents, tungkol sa volume ng traffic, ano na bang speed natin ngayon, ilan ba ang kotse, ilan ba ang truck, ilan ba yung motorsiklo. So, lahat pong yan, nasa ano po yan, record po ng Traffic Engineering Center. Napakagandang impormasyon yan. Pero sa katotohanan, yung mga footbridges ay hindi senior friendly. Talagang hindi naman pwedeng makaakyat na doon sa taas. Ang nakita ko sa mga maunlad na bansa, meron silang crosswalk. Yung crosswalk ho, nabibigyan ng panahon para yung pumunta sa kanan at kaliwa ay nakakalakad. And I think this is something na dapat pag-aralan para maging beneficyo para sa mga senior citizens. Of course, pwede nyo sabihin, hindi naman maraming senior citizen ang nagpupunta na sa kalye dahil talagang hindi na sila nakakagala. But still and all, siguro dapat tingnan din na anong alternatibo sa mga footbridges para sa mga senior citizen. Naomi, Ms. Recio? Opo. Actually, meron pong mga footbridges na nalagyan na ng mga ramps para po sa mga PWDs at saka po sa mga senior citizens. Ang gumawa po nito is ang DPWS, yung MMDA po, may nagawa kaming ilan, pero hindi po lahat kasi may restrictions po tayo sa mga sidewalk natin eh. Kumbaga, gustuhin man namin, nalagyan namin ng rampa, there are certain areas na hindi po kayang maglang eh, kasi makipot na po yung ating mga sidewalks. Pero ngayon po, meron po kaming programa doon po sa ating Etsabas Carousel na kung saan para makatawid yung mga sumasakay from the sidewalk papunta po doon sa gitna, sa loading bay natin, bus stops natin, eh may programa po, katulong po namin ang DOTR na maglalagay po kami ng mga lift, man lift, para po yung mga tatawid, yung mga seniors at saka yung mga persons with the disabilities ay hindi na kailangan umakyat, ililift na lang siya ng ating program. Parang elevator, pero opo, lift opo. Lang, parang lift lang po, para hindi mapapaandar para yes, makarating. Although, opo. Sa mga ano, sa mga LRT, meron na rin elevator for seniors and disabled eh. Kaya lang very limited, napakaliliit ng lugar. Pero siguro magandang pagkakataon na alamin saan lugar dapat magkaroon ito nung tinatawag na crosswalk na hindi sagabal sa mga pedestrians. Anyway, si actually, Francis siguro may tanong kasi naka-wheelchair si Francis eh. Nakakakit yan sa ano, nakakakit sa ano nga ito, sa footbridges. Wala nang hindi ako dadaan doon. Hindi ako dadaan sa footbridges sa Governor Cora. Magandang hapon muli, Director Naomi. Nabanggit po ninyo ang isa sa pinaka malaking gampanin ninyo ay yung pagdidisiplina. Kayo po ang Traffic Discipline Officer in Charge. Now, sa tingin po ba ninyo sa takbo ng mga motoristas natin sa ngayon, gaano po kalaking disiplina ang dapat na i-impose natin sa bawat motorista, kotse, taxi, motorsiklo, bus, jeep, tricycle, and so forth and so on na bumabagtas sa lahat ng lansangan ng Metro Manila? Director? Yes, sir. Actually, yan nga ang numero unang problema natin, ang disiplina. Right. Yes, sir. Kami kakagaling lang po namin sa Bangkok, Thailand noong isang linggo. Alam naman niyo po, mas matindi pa po ang traffic sa Bangkok kaysa sa Metro Manila. Sobra ang traffic. Ah, talaga? Kahit marami na po silang mga elevated skyways, mga structures, ganun pa, mas sobra pa rin ang traffic. Pero ang napunaho namin, disiplinado po yung mga driver. Kumbaga, kung nakalinya ka sa kanan, hindi ka tulad po sa atin, o overtake yung sasakyan, tapos sisiksik doon sa gitna, sa gilid, sa dulo, tumaabalan yung nasa likuran niya. So doon po, kahit mahaba po ang traffic, disiplinado po yung mga motorista and even po yung mga sumasakay. Alam nila kung saan dapat, hindi katulad sa atin. So, ang plano po ng MMD, siyempre, meron po kaming mga IT, yung tinatawag nating information technology, kasi nasa digital world na po tayo ngayon. So may mga programa po ang MMDA
para po madisiplina yung ating mga driver, eh, i-enhance po namin yung aming no contact apprehension. Yung ang nanghuhuli po is ang CCTV cameras na may AI. So ibig sabihin, hindi na pwedeng makiusap yung hinuhuli, wala nang usapan, wala nang lagayan, wala nang bribery, mismo camera na manghuhuli. And sabi ko nga po sa aming chairman, siguro kung ako araw-araw nakapark ako at araw-araw ay hinuhuli ako, naka-illegally park yung sasakyan ko, eh magkano ang penalty namin sa illegal parking? 2,000 kapag walang driver. Pag may driver, 1,000. So kung araw-araw ay matitikitan ako na ako'y nakaparada sa kalsada, eh siguro naman, pag naka-isang buwan ako, ang laki ng babayaran ko, hahanap na ako ng area kung saan ako makakapagbayad para hindi ako matikitan. So yun po yung mga enhancement na gagawin ng MMD para po madisiplina natin. Sa totoo lang, disiplina po talaga ang kailangan natin. Kailan po ninyo na sinimulang ipatupad itong ganito pong sistema para talagang madisiplina natin yung matatapang, yung mga siga-siga, yung mga ma-impluensyang mga tsuper? Meron na po kaming ongoing na no contact apprehension. Right. So hindi po alam ng mga drivers natin. Akala nila wala nang huhuli sa kanila, pero dadat na lang po sila ng mga summons na sinasabi na you have to pay. And meron po kaming interconnectivity with LTO. So ibig sabihin, kapag may no contact apprehension ka at nag-renew ka ng sasakyan mo or nag-renew ka ng iyong lisensya, hindi ka po makaka-renew unless magbayad ka ng multa na ibinibigay sa iyo ng MMDA. So yun po yung nakikita namin na magiging dahilan para medyo kung hindi man natin madisiplina ng lahat, eh madisiplina pa rin yung ating mga kababayan. Governor. Yes, tama yung sinasabi ni Director Recio, dahil mismong mga driver namin, pag sila ang nakasala, eh sila ang nagbabayad. And I've seen that because ang naniniwala ako, lalo na kung wala siyang sakay at nakasala siya, eh alam nga namang i-save ko siya. Kaya siya, in my case, talagang natututo ang mga driver dyan. Magandang, pero siguro minsan yung opportunity na, kasi minsan pag may traffic, di one lane yung kakaliwa. Na-experience ko yan sa Paranaque. Minsan, nakakaroon ng second lane only because ayaw mo ding humaba yung linya sa pagkaliwa. Kasi masyadong mahaba, no? Samantalang kung dalawa, ma-save natin ang time. But anyway, I still, you are correct na dapat walang palalabasin, na dapat huhulihin at dapat maging responsable sila na bayaran yung penalty for their not following the direction. Pero siguro tanungin na natin ang national field representative natin si Christian, dahil ang ganda ng apelyido niya, Penyo Liar. But you are not a liar, no? Kasi Penyo Liar yata ito eh. Representative of Safety Services. Hindi ka naman liar, nagsasabi ka ng totoo dahil ang pangalan mo, Christian. So, ikwento mo naman ano ang papel mo sa Red Cross. Ikwento mo. Yes po. Thank you po, Gov Cora. Yes po. Ang apelyido ko is Penyo Liar po. Yan, basically, isa po ako sa mga national field representative po ng safety services. At ang hawak ko po na programa ay yung ating first aid and BLS program, na kung saan ay isa po sa mga mandato ng safety services ay magkaroon po ng nationwide educational campaign po to ensure yung health and safety ng mga Filipino citizen po natin. I remember okay. the time na nagte-training kayo actually in 1 month. Naka-schedule ng maraming safety services training. Tuloy pa ba ito ngayon? Yes po, GovCorp, continuous pa rin tayo in spite na meron tayong pandemic. And then patuloy pa rin yung mga request natin ng mga different companies, kasi nga po in spite na pandemic, si Dolly rin po ay continuous yung inspection sa mga kumpanya, na kung saan po ay nire-require yung kada company na magkaroon po ng mga first aider. So tayo bilang Philippine Red Cross is ina-accommodate po natin. Kaya most of the time po, fully booked, mabilis mapuno po yung schedule natin sa training pagdating po sa first aid.
Ang nakita ko, Director Recio, yung dapat pinagbabawal yung basta wangwang. Para nagbabalikan na ngayon yung mga wangwang. Para sa akin, ang magwawangwang lang ay yung emergency, sunog, yung mga ambulansya. Pero minsan yung mga positions of authority, nakita ko pag mga mga dalawa, tatlong sasakyan, nagwawangwang din. Siguro dapat ipalaganap natin o pababadid natin na talagang hindi naman dapat sila, wala silang karapatan magwawang. Kasi kaya sila nagwawangmang, gusto nila speed. Siguro may attendant pulong, pero wala naman siguro silang karapatan. Umalis sila ng maaga para huwag sila matrapping. Director? Yes, ma'am. Ang talaga pong allowed lang na magwawang is simply for emergency, yung mga ambulances, di ba? And yung mga fire trucks natin, kapag may sunog, kailangan magwangwang. Pero yung pong pangkaraniwan lang na tao, kahit po mga official, hindi po allowed na mangwangwang. Ito po is sa LTO concerns po ito, and ang may batas po nito is, may policy po nito is LTO. Pero ang suggestion ko, yung mga nakaka-observe ng ganun, kunin ang plate number at padala sa LTO. Kasi hindi makukorek yan kapag walang nagre-report. Parang, yes, ma'am. Wala tayong magagawa kasi sikat yan . Medyo may posisyon yan. Dalawa o tatlong sasakyan na puro itim. Kaya nga pa, sabi ko parang impyerno, puro itim ang mga sasakyan. Pero naniniwala ako na kapag seryoso ang LTO, seryoso din ang MMDA at magkakatulungan, hindi naman, pati nga traffic, hindi dapat mangyari kung talaga sumusunod sa requirements ng traffic order. Ano sa palagay nyo? Kaya natin marating? Kasi nakita nyo rin yung Bangkok, di ba? Saksakan din ng traffic. Kasi meron din silang mga tuktok. Alam ni Francis yan, nakapunta yan sa Bangkok. Di ba nakapunta ka sa Bangkok? Right, Governor. Magkakasama tayo noon sa Bangkok, Thailand. Kung saan-saan pang mga lugar. Talagang masasabi natin na ikukumpara ang mga drivers natin sa kanila sa mga ibang bansa na yan na kapitbahay natin, napakadisiplinado po nila. Walang-wala tayo sa kanila. Wala kang makikitang nagkalat na mga pulis o mga traffic enforcer. Talagang nakita, they toe the line. Talagang disiplinado po sila, nakakainggit. Pero paano po kaya ito, Director Recio? Sinabi natin na no contact apprehension. Merong bombero o merong ambulansya na nasa sa likuran ng maraming sasakyan. Hindi aandar itong mga nasa unahan dahil alam nila no contact apprehension, merong hidden camera doon, mababalam at talaga namang madidelay yung pasyente ng ambulansya at ang bombero. Paano po yun? Wala naman traffic enforcer. Paano pong aabante yung mga motorista? Yes, sir. Actually, ako driver din ako. Nagmamaneho ako ng sarili kong sasakyan. And every time na may nakita ako na nasa likod ko na ambulansya, ginagawa ko po ng paraan na igilid ko yung sasakyan ko. And even nakikita ko rin naman yung mga ibang drivers, hindi naman lahat pasaway. May mga marunong din na para mapagbigyang daan itong mga emergency vehicles na ito is gumigilid. And kapag ho ganon na may cameras naman ho kami, nakikita po naman ng aming mga, may nagbabantay ho kami sa command center namin. Ganun po kaming command center, Metro Base ang tawag namin, 24/7 na may tao doon. Aha. So kapag ganon po na excusable naman yung kanyang paglabag sa batas traffic ko, dahil nakita naman natin, iginilid niya, tumigil siya para pagbigyan yung mga emergency vehicles. Ano na po yun? Excuse na po yung mga ganong insidente. Okay. Now, si Christian, tatanungin ko lang, Governor Cora. Nasa safety services tayo, Chris. Isa sa mga pangunahing mga gampani natin rumisponde sa mga aksidente sa lansangan. Gaano kabilis nakararating ang responde ng PRC para maigawad ninyo ang mga pangunahing lunas o pangangailangan sa mga aksidente? Ayun, thank you, Sir Francis. Actually, ideal po talaga na
oras para tayo ay makarating doon sa scene ay within 10 minutes. Dapat nandun na po tayo sa location ng emergency. Pero syempre, Sir Francis, may mga iba tayong factors na kinoconsider kung bakit minsan natatagalan or nabibilisan yung responding. Isa sa mga factor dyan would be yung congestion, yung traffic natin. Pag syempre, pag marami ng sakyan, may tendency na medyo babagal yung responding natin. Isa rin din na kinoconsider dyan yung weather condition, especially pag medyo maulan, tapos may mga areas dito sa Metro Manila na medyo bahana, ay isa rin po yung sa mga factor kaya natatagalan. Pero ideally, dapat within 10 minutes po talaga dapat nandun na tayo sa area ng incident. Mataas ba ang datos ng mga aksidente na narespondihan ng Red Cross, Christian? Ayun po, base sa datos ng Operation Center ng National Headquarters, noong taong 2021, meron po tayong 1,256 na nirespondihan na related po sa vehicular crashes. So, ngayon namang taon to na po 2022, almost 500 na po yung mga vehicular crashes na narespondan natin. So, ayun, at base sa datos po, karaniwan po ng mga involved dito sa mga vehicular crashes natin ay yung mga kababayan natin na nagmumotor. Ayun. Okay, babalikan natin, Governor Cora, ang ating mga panauhin. Si Director Naomi Recio at si Christian Penoliar ng ating Red Cross Safety Services. Makalipas lamang ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Sa bawat Pilipinong nakiisa, I thank and congratulate the Filipino people. You made the election successful because you have made your will known by performing your sacred right and duty to vote. Kinig ng nakakarami ang nanaig at demokrasya pa rin ang nagwagi. By noon of June 30, I invite the general public to join me in rallying behind our new elected leaders so we can continue the difficult but rewarding task of building a stronger and more progressive nation. Kaisa sa buong bansa sa pagsuporta sa mga bagong halal ng taong bayan. Radyo Pilipinas. Gustong makinig ng balita pero walang AM radio sa phone? Don't worry, sagot namin yan. Yay! Downloading the Radio Nation Philippines app and listen to the country's prime radio stations. RP1, RP2, RP Worldwide, Radyo Pilipinas Provincial Stations. That's news and information on the go, anytime, anywhere. Radio Nation Philippines. Radio Nation Philippines. Download na. Available for free on Google Play and App Store. Okay, nagbabalik po tayo sa programang Kalinga, hatid ng Red Cross Radyo Pilipinas. At sa oras na 3:28 ng hapon, natis nating ipaalam sa inyo na ang Philippine Red Cross nga po pala ay nagkaroon na po tayo ng bakuna para sa mga second booster, ha? Yung mga senior citizen, immunocompromised, at mga nasa A1 category sa lahat po ng bakuna centers ng Philippine Red Cross. Kung gusto po nyong magpabakuna for second booster, pumunta po kayo sa mga bakuna centers ng Philippine Red Cross. Meron po tayo dito sa Mandaluyong, dyan po sa may EDSA, wala, sa likod po lang ng aming headquarters sa may Apo Street po. Okay? At noong Friday din po, tayo ay nasa Malabon dahil nagkaroon po sila ng bakuna bus. Kauna-una ang beses po to doon sa isang barangay, sa Barangay Longos. At tuwang-tuwa po ang kanilang barangay captain na pinamumunuan ni Barangay Captain Angelica de la Cruz. Dahil nakarating ang bakuna bus, marami po pa pong hindi nagpapabakuna doon ng mga senior citizen, may mga kapansanan, hindi makalabas ng bahay. Nabakunahan po natin sila ng first dose ng booster shot. Okay? At magbabalik po tayo sa ating programa, Sir Francis. Meron lang akong sasabihin kay Director Naomi. Nais natin na, syempre pinag-uusapan po natin ang road safety. Nais natin na bigyan na
papuri dahil maganda ang kanilang ginagawa na programa sa pag-implementa ng itong mga sa batas sa trapiko, sir. Dahil nakikita natin kung paano sila Colonel Bong Nebrija nang huhuli ng mga illegal parking at yung mga sasakyan na hindi maayos ang kalagayan, inuhuli po talaga nila yung mga colorum na sasakyan, hinuhuli kasi malaki po ang ano nito, magiging problema, Sir Francis, kapag hindi natin to binigyan pansin. Okay. At samantala, Governor Cora, nais ko munang pasalamatan ang isa sa mga napakasipag na administrador ng ating Philippine Red Cross chapter sa Maynila, si Administrator Baby Cayetano, sa madali ang pagtugon sa mga nangangailangan ng dugo sa kabila ng napakahirap ngayon ng supply ng dugo. Ano po? Kagyat hindi tayo binigo ni Administrator Baby, tinugunan niya ang isang pangangailangang critical na naka-hospital diyan sa ospital ng Sampaloc. Thank you very much, Administrator Baby Cayetano ng Red Cross Chapter sa Maynila. Okay, Governor Cora. Sa pagpapatuloy natin, kailangang unawain ng mga nanonood, nakikinig sa atin, kung ilan na ang ating mga ambulansya all over the country. Kasi ito yung dapat nating ipagmalaki na under the leadership of Chairman Gordon ay talagang lumawak na ang ating kapasidad para mag-responde sa emergency. Of course, some of them, of course, fee charging. Meron din tayong libre kapag depende kapag mahirap yung nangangailangan ng ambulansya. Pero makikita siguro ng MMDA kung anong klase naman yung kapasidad ng ambulansya natin ng Red Cross, because ang requirement ni Chairman Gordon ay lahat ng ambulansya ay umaandar, hindi yung nakatinitirek. Pag ako'y nakakita ng ambulansya nakatirek, hindi maganda dahil nakaka-disturb sa flow of traffic kapag tumigil ang isang ambulansya. Isn't that correct, Director Recio? Dapat hindi nasisiraan ang sasakyan. I think that should be the model. Yes, ma'am. Actually, meron din po kaming sarili mga ambulances. Yung iba doon, binili ni MMDA. Yung iba, mga donation. And we always see to it na talaga po ng lahat well-maintained at umaandar. Kasi kailangan po natin ito sa mga insidente, mga sakuna na nangyayari sa kalsada natin. Andag dito ng Road Emergency Group Unit ng MMDA. So katulong po kami ng Red Cross at ng mga local government units na sumasaklolo po first responder or second responder doon po sa mga traffic accidents sa ating mga kalsada sa Metro Manila. Aha. Christian, sagot mo sa ilan na ang ating mga ambulansya? Ayan po. Sa Philippine Red Cross nationwide, meron po tayong 176 ambulances. At sa 176 na po ito ay pito po dito ay yung NPA na tinatawag, yung negative pressure ambulance na ginagamit po natin sa pagtatransport ng mga COVID patients po natin. And the rest po na remaining noon ay yung mga BLS ambulance na ginagamit natin for typical runs po natin, mga emergency runs or patient conduction po. At sa mga chapters natin, naglalayon tayo na in the 100 chapters ay talagang lahat ay merong capacity na magkaroon ng ambulansya. I think this is the very, very important na nangyari sa Red Cross during the time of Chairman Gordon na i-equip ang lahat ng ating mga chapters. Siguro, pwede natin tanungin si the director, ano pa yung nakita yung kakulangan pa natin as a country? Kasi nag-observe kayo sa Thailand. Ako natatandaan ko nung ginagawa yung mga highway nila. Mga 3 oras sa traffic pagkagaling sa airport bago ka makarating sa hotel mo, oras. Pero ngayon, ang bilis-bilis ang nakita ko dahil talagang improvement in traffic and discipline as well. Dito po sa Metro Manila, kung makikita niyo yung ating bus dati na nasa kanan, nilagay na po namin sa gilid ng MRT
Itawag po nito is bus carousel, and ito po is project po ito ng DOTR in coordination with DPWH and MMDA, and nagkaroon po tayo ng emergency lane. Kumbaga, nung araw, di ba, sinasabi, namatay na ang pasahero, ang pasyente kasi na-trap sa traffic. Ngayon po, hindi na kasi sa EDSA po, may sarili na po silang lane. So, yung pong ating bus carousel, ipinapayagan po natin na dumaan doon yung mga ating mga emergency vehicles like fire trucks kung may tunog, and kung may aksidente yung pong mga emergency vehicles, or kung may dadalhin sa ospital na may nakasakay na pasyente, eh mabilis na po kasi ito po is may sarili na silang lane. So yun po yung isang magandang nagawa ng gobyerno natin, na yung pong buses na nasa kanan na dati po bawat hinto yung lang nasa likuran, ngayon po hindi na nangyayari yung sa EDSA kasi may sarili na po silang lane. Hindi na po sila makabalandra kasi mayroon po siyang harang na concrete barrier. So ibig sabihin, confined po yung ating mga buses doon sa inner lane ng EDSA, at yun ay maluwag kasi hindi naman po ganun karami yung mga bus, nadadaan na po ng ating mga emergency vehicles. So yun po yung isang magandang nagawa ng gobyerno. And kami po on our part, para po sa additional safety, road safety, aside po sa paglalagay ng mga footbridges, yung mga nasabi ko kanina, meron po kaming plano na maglalagay po kami ng vehicle detection system para po ma-monitor kung overspeeding ba yung ating mga sasakyan. Kasi ngayon po, yung pang-overspeeding namin, manual radar camera ang ginagamit. Kami po, maglalagay na po kami na nakakonekta sa mga CCTVs namin. So, madali na pong mahuli kung nag-overspeed yung ating mga sasakyan. Number two, meron din po kaming red light cameras na ilalagay kung saan pag nagbit ng red light, yung mga adan kasi sa ating mame, red na, go-go pa siya. Mahabol pa. So pag marami na siyang violation, palagay ko na magtatanda na siya. And meron din po kaming tinatawag na vehicle management system. Ito po yung mga LED boards na ilalagay ni MMDA para po, kunyari, may sunog or many untoward incident doon sa pupuntahan ng tao, ng driver, alam na niya, makakahanap na siya ng mga alternate na ruta niya. So, ito po is part of the traffic management na gagawin ni MMDA, and of course, as additional safety initiatives po. Director, may tanong ako, okay. Director. Kasi po, kaya di ba sinasabi niyo maraming humahabol sa mga stoplight, sa mga traffic light natin. Kasi ang nangyayari kasi medyo challenging po kasi yung kalsada minsan, Director, eh. Dahil yung kalsada minsan mismong kanto po merong hukay ng hukay doon, o may malalim doon, merong manhole. Isa pa po napapansin natin, yung daanan po minsan sa EDSA, minsan o sa isang mga major highway, kung saan yung bike lane at saka yung motorcycle lane, ando doon po yung mga manhole ng either sa manhole po yan ng MWSS o ng Maynilad, nakalubog po yan sa ano. So pag dumaan po yung motor doon, may tendency na tumalsik ka o rumampa ka o umurumpit ka dahil malalim po yung ano, lalo na po dito sa Mekubao, minsan hindi po pantay-pantay ang kalsada. Yes sir, ang isa po talaga din na nakakapagpabagal ng trapiko natin is yung ating kalagayan ng ating mga kalsada. Siyempre, kung bako-bako, kung maraming potholes ang mga kalsada natin, magmi-minor yung ating mga sasakyan. So, once na mag-minor yung isang sasakyan, lahat ng nasa likod niyan magmi-minor yan. Yung tinatawag nating domino effect sa traffic. So, isa po yan sa dahilan ng pagbabagal ng trapiko. And of course, kapag umulan, yung mga butas-butas na yan, mahina po kasi sa asfalto. Kapag po asfalto ang nasa ibabaw ng kalsada at nagkaroon ng tubig, madali po yung nagkakabutas-butas. Kaya ito naman ang mangyayari. Kapag nagbutas-butas, hihingi ng clearance si DPWH, magpapatsi sila. So pag nagpatsi naman, while ongoing yung patsi-patsi nila, abala naman sa traffic kasi hindi nadadaanan yung lugar na pinapatsian nila or yung nire-reblock nila, katulad ngayon, ang dami re-blocking sa EDSA. So, pag hindi naman po natin pinayagan, lalo pong magde-deteriorate yung kalagayan ng ating kalsada. So, talagang binabalansi po natin yan. And even yung pong mga hukay ng mga fiber optics, ito po is para naman lumakas ang internet natin sa Metro Manila. So, kung hindi naman po natin papayagan, ano po ang mangyayari sa, kailangan na po ng internet na malakas, lalo na ngayon, mga estudyante, kalimitan po. Ngayon pala nagsisimula tayong mag face to face. So,
Yung po lahat ni talagang naka-factors po affecting the traffic flow. And kami po, on our part, kapag nakita namin na ganyan, binibigyan po namin sila ng notice of violation na may kaukulang penalty po para po, at tumatawag agad kami sa consent kung PLDT man yan, kung Manila Water, kung marami po eh, Smart, Globe, marami tayo talaga nag-ukay sa kalsada eh. Kinokol po namin yung attention nila para po sa gayon is makapunta agad, malagyan ng steel plate, and actually yung pong mga kalimitan, lalo na kung sa EDSA at maghuhukay, except po sa mga reblocking, pinapayagan lang po natin sila sa gabi. Kasi during wee hours of the night, kakaunti po yung volume, hindi po tayo napayag ng araw gagawa sa EDSA kasi alam nyo na, mangyayari kapag may isang lane na naparalyze sa EDSA, meron nga lang tumirik na isang sasakyan dyan, ang traffic dyan na kilo-kilometro na ang haba. O, kasi ang ano po natin talaga ngayon, oversaturated po. Mas marami na po yung volume of vehicles na dumadaan sa mga main roads, lalo na po sa EDSA, compared po doon sa kaya niyang i-accommodate. Ibig sabihin, sobra po car-oriented po kasi tayo eh. Sobrang dami po sa sasakyan natin. Mas marami kaysa sa kayang i-accommodate. That's the reason kung bakit bulbul ang traffic natin. Kung maaalaala ninyo, during the pandemic, ipinagbawal ang paglabas. Di ba, sarap ng buhay ko noon kasi wala akong problema dahil walang lumalabas sasakyan, walang traffic. Ang sarap ng buhay ko kasi kukunti ang sasakyan. Pero ngayon, nagluwag na tayo, level 1 na. Eto, may data po ako dito in EDSA alone. Halos ganon, parehas na po nung pre-pandemic volume, yung volume natin ngayon. And ang isa naming nakita, sobra ang dami ng motorsiklo. 50% nung araw po dumadaan sa EDSA na motor is around 100,000 lang. Ngayon po, 159,000 a day. Imagine that. Wow. So talaga pong siguro dahil nga pong nahihirapang magbiyahe nung araw yung mga tao natin, yung mga kababayan natin kasi walang public transport, yun, madali lang maka-acquire ng motor. May konti kang pang down payment, may motorsiklo ka na. Yung mga courier. Yung mga courier po kasi yan. Yung mga Director Naomi, considering na napakarami po ng challenges na kinaharap at problema ng MMDA sa ating mga lansangan, bakit naman po tuwing Mayo lang ginugunita ang Road Safety Month? Sir, actually yun po sa Presidential Proclamation Month 15A nung panahon po ni dating President Marcos, siya po yung nag-declare niyan, hindi po talaga nakalagay doon na Mayo. But since marami pong aksidente ang nangyayari tuwing Mayo, mataas po yung rate ng accidents kapag Mayo. And doon po sa declaration ni Ferdinand Marcos, parang nilift po niya. Ito, hawak ko nga po yung proclamation number 115A, 1966, Abolishing Safety and Prevention Week. Kasi nung araw po, prevention week lang itong road safety. Eh, nung dineclare po ni ex-president Marcos ito, ginawa na po niyang declaring every year thereafter a safety prevention year. So, ibig sabihin, all year round po, safety prevention year, pero per month po, iba-iba. January, general orientation, February, air transport, March, fire prevention, kaya pag Marso, fire prevention month po tayo, di ba? Then April, vacation hazards, kasi nagbabakasyon yung mga tao. Then May, ito po yung May, dineclare po ito for the safety of the land transportation. June, sea transportation. July, schools. August, farms. September, health and sanitation. October, industry and commerce. November, homes. And December, holiday hazard. So, yung pong May, dineclare po ni ex-president Marcos as road safety for a road. Land transport, safety for land transportation. Kaya po tuwing Mayo, ginugunita natin yung Road Safety Month. Governor. Well, may isang Marcos na magiging presidente. So titingnan natin kung gagawin na niya, susundin pa rin niya yung ginawa ng kanyang tatay. To see is to believe. Basta ang mahalaga ngayon, kitang-kita natin ang problema. Kasi even in the carousel, nakita ko, maraming buses na halos walang sakay. Kasi ang oras na siguro nagpa-fly sila. Plus nagkaroon, although nag-ease ng konti kasi inallow na yung mga buses na coming from outside in Region 1 and Region 2,
na nakakapasok na sa Metro Manila. Ito yung sinunda namin for the past 3 months sa aming SOS Servicio Ora Mismo with Senator Nikki Coseteng. At talagang naniniwala kami na prejudicial to public interest kapag ang mga pasahero na wala namang private vehicles, walang masakyan dahil hindi available, not enough public transport is available. Kaya, pero totoo ka na mas marami, because of the coding system, yung mga tao may kapasidad, hindi lang isang kotse, dalawang sasakyan na. Dahil para pag coding, may isang silang kotse. Kaya ito din naging epekto ng coding. Because ang nangyari, those who can afford, bumili na lang ng extra car. Kaya pag-aralan din itong coding system. Because I believe the coding, siguro areas ang dapat katulad ng sa Singapore, meron silang central district na talagang hindi makakapasok ng mga sasakyan, kundi 4 ang pasahero, isang driver, at saka 3 pasahero. Right now, we see a lot of private cars na yun lang driver o isang pasahero, so hindi na ma-maximize. And we have so many cars traveling dito sa Metro Manila. Siguro yun din ang tingnan, ano? Kasi kahit mo nasabihin na meron tayong coding, hindi sumusod ng mga tao, bumibili na lang ng extra car. Yun ang na-observe natin. Okay. Ma'am, yes. May dagdag ko lang. Noong pong 1977, kasi ako po is 37 years in service na sa traffic engineering. So, I rose from the ranks. Ang data po namin ng volume sa Metro Manila is only 447,000 a day. Ngayon yes. po, ang volume po natin sa buong Metro Manila is 3.1 million. Of course. Ibig sabihin, naging times 6 po yung volume, pero yung hubang kalsada natin, naging times 6 po. Hindi lumaki. So, that's the reason po kung bakit talagang dilubyo tayo sa traffic dahil hindi na po kayang i-accommodate ng mga main roads natin, yung volume po ng sasakyan. Well, we're looking forward to a new government that can solve the problem. Opo, kailangan po mapaganda natin ang ating public transport. Transport, yes. Para po matalakay namin yung may-ari ng sasakyan into public transport. Yung po yung isa na nakikita kong magiging solusyon para po maibsan itong ating nararanasan traffic sa Metro Manila. Kaya nga, ipukumpara natin, 1977, ito yung population, yung traffic population. Tapos in currently, naging million na. Dati mga 400,000 na, tapos na yung mga 3 million na. But that's good information. Hindi naman lumaki ang kalye dahil fixed na rin ang EDSA. Ang EDSA started in the 50s. Pero ang nangyari, nadagdagan na lang ang pumapasok sa EDSA, pero hindi lumaki ang EDSA. Okay. Ihahabol ko lang, Governor Cora, kay Director. Dahil tayo po ay kinakapos na ng oras, ano naman pong paghahanda ng MMDA dahil official na tagulan na? Itong ating mga lansangan dito po sa Metro Manila, lalo na, wag lang hindi pumatakang ulan, baha na. Na magsisilbing napakalaking deterrent, hindi lamang sa motorista, kundi sa mga pedestrian as well. Ano po ang mga intervention na inihahanda na ng MMDA sa mga flood-prone areas and roads natin? Actually po, ang MMDA, meron po kaming flood control. Nakatulong po namin ang DPWH. Ang DPWH po, sila po yung gumagawa ng mga malalaking flood control projects. Ang MMDA po, yung mga maintenance po, kami po yung nagsusundot-sundot ng mga bara kasi right. Kung makikita ninyo, sobra ang dami ng basura even naku. Doon sa aming yung aming mga pumping stations. Kung minsan kaya nasisira yung motor ng pump namin sa pag-alis ng mga dumi, is sobra po ang dami. Minsan may electric pan, minsan may supa. So talagang disiplina po talaga sir. May supa talaga. So walang tigil po si MMDA sa paglilinis ng ating mga canals, yung ating mga dalawin ng tubig. May mga project, tinadagdagan natin. Pero sa totoo lang, nung po ako estudyante, nag-aaral ako, 1977. Kung umulan po yan, ang baha po dyan sa may Sampaloc area, sa may harap ng UST, dalawang linggo na, hindi pa po bumababa. Uh-huh. Hanggang tuhod ng tubig. Pero sa ngayon right. po, hindi na po natin nararanasan yan.
Because yun nga po siguro, yung mga pumping stations na ginawa ni DPWS and ni MMDA, eh mga ilang oras na lang po ang naranasan. Ibig sabihin, tumataas pa rin yung baha, yung tubig, kasi hindi kayang i-accommodate nga nung ating mga drainage and kapag barado, umaapaw, pero madali pong nagsusubside. And on the part of MMDA, alam na po ng mga tao namin na kapag umuulan na ganyan, meron po kami mga tao na nakakapote na sinusundot-sundot po yung mga nakabara doon sa mga daluyan ng ano, yung mga drainage system natin na may harang na bakal. Minsan po kasi nakaharang lang doon mga damo, mga balat ng candy, pero pag malakas ang ulan, hindi siya makapasok doon sa loob ng drainage. So may mga tao kami na nagsusundot niyan, aside po doon sa maintenance, lagi po namin nililinis yung ating mga drainage systems sa Metro Manila. Okay. Christian, ano-ano naman ang mga programa at aktibidad ng Red Cross para sa Road Safety Month ngayong 2022? Ayun, for this year po, wala naman pong special since si Red Cross naman po is we consider road safety as one of the important na things na advocacy natin. So, monthly tayo naglalagay or ng reminders, puro lang tayo. As of now, puro lang po tayo social media posting. Nagbibigay tayo ng reminders sa ating mga Pilipino, especially sa road, na mag-ingat. Okay? At para maiwasan po yung mga aksidente or worst comes to worst is magkaroon po tayo ng mga fatality. So yun po yung mga, as of now, yun pa lang ang aktibidades ni Safety Services for this year po ng Road Safety Month po. Okay. Nako, maraming salamat po sa mga oras na ipinagkaloob ng ating mga resource person sa pangunguna ni Director Naomi Arecio ng MMDA Traffic Engineering Center at OIC ng Traffic Discipline Office. And of course, sa ating National Field Representative ng Safety Services ng Philippine Red Cross, si Christian Penuliar. Thank you very much for your time. Hanggang sa muli, maraming salamat po at God bless. Okay, Governor Cora. Yes, ang palagi kong quotation dito ay we may not be able to change the structure of the universe, but maybe by raising our voice, we can pursue the greatest of all causes, peace on earth and goodwill among men. I think the fact na nagkaroon tayo ng resource person from MMDA, mas lalo natin naunawaan ang ganitong challenges na hinaharap nila. But they should not be alone in this effort. Sama-sama tayo, isang kilusan na para maunlad natin ang ating bansa at kasama rin dito yung improving the traffic situation in the country. Maraming salamat, Director Naomi, of course, and of course, si ano din, si Christian, for joining us in this program. So, ulitin. Okay. Thank you very much, mga kaibigan. Sa ngalan po ni Edison Enriquez, sa ngalan ng ating mga technical engineers, si Orly Lopez at Marvin Toledana, ang inyo pong Kuya Francis, minsan pa nag-iwan ng mga katagang get out and help make today a better tomorrow. God bless. Maraming salamat po until next Sunday. Back to you, Edison. Susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod ng programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Bayan. 6 na minuto bago mag-alas 4 ng hapon. We know you're